For at the time appointed, the end shall be. The ram which thou sawest, having two horns, are the kings of Media and Persia. And the rough goat is the king of Grecia, and the great horn that is between his eyes is the first king. Now that being broken, whereas force stood up for it, for kingdom shall stand up out of the nation, but not in his power. In the latter time of the kingdom, when the transgressors are come to the full, a king of fierce countenance and understanding dark sentences shall stand up. And his power shall be mighty, but not by his own power. And he shall destroy wonderfully, and shall prosper, and practice, and shall destroy the mighty and the holy people. Practice lang. And through his policy also he shall cause craft to prosper in his hand. And he shall magnify himself in his heart, and by peace shall destroy many. He shall also stand up against the prince of princes, but he shall be broken without hand. And the vision of the evening and the morning which he was told is true. Wherefore shalt thou have the vision, for he shall be for many days. Sabay. And I, Daniel, fainted, and was sick certain days. Afterward I rose up, and did the king's business, and I was astonished at the vision, but none understood it. Pray, Lord, ma'am. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Bigyan niyo po kami pangunawa, Panginoon, sa hapong ito, Lord, na intindihan po namin, maging simple namin sa Lord ang mga salitang ito, Lord, na iniiwasan ng marami dahil daw po sa sobrang komplikado, but I pray na paunawan niyo po sa amin, Panginoon, tamang interpretation, Panginoon, at application din na makukuha namin dito sa mga salitang ito, Lord. The passages. So, kayo pong malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kapun na po. After na po sa lahat, title po nito is, nakalimutan ko, King Visions of Kingdoms. Ginanon ko lang kasi marami. So, kung napansin nyo, ilang kingdoms yung makikita natin dito. May isa, dalawa, ha? So, lumipat, Brad? Ito dapat malipat nga natin kung saan to eh, para hindi nakaka-istorbo. Hindi ko lang alam kung paano eh. Hello. Ayan, sento, pero pwedeng ano yan, naka-zoom naman pag ano. Sa gilid, balak nga dito eh. Anyway, naitindihan nyo may binasa natin? Madugo, no? Para makita rin yung... Ha? Para mabasa rin yung... Pwede naman eh. Pwede naman i-focus doon. Kaso... Hindi ko nakita si Bud eh. So... Masabihin ko, so... Ganyan, context. So, natapos na po tayo sa Revelation. Ang Revelation, ulitin ko lang po. Ito po yung malinaw na... Dito po sinasabi yung timeline sa Bible hanggang sa end times. Especially sa end times, sa Revelation. So, natapos natin yun. So, interpret natin ng Daniel according to the timeline na binigay sa Revelation. Tsaka... Kaya madadalian tayo, hindi tayo mahihirapan dahil doon, okay? And then, natapos po natin yung first part ng Daniel, mga kwento po nangyari sa buhay ni Daniel, kanya mga kaibigan, kung saan sila nasakop nga po yung Judas, napunta sila, nasa, tawag dito, nilagay sila doon sa kaharian ng kalaban, okay? Ng Babylon. And then later, inabutan ni, tinalo nung Medo-Persia, yung Babylon, pero si Daniel na natili doon. So, hindi nabanggit yung kanyang mga kaibigan, pero hindi natin alam kaya nangyari. Anyway, and then last time, na dalawang linggo kasi tayo din nag-Daniel, Daniel 7, may vision na naman ng mga, ang title nun natin is Kingdoms as Beasts. So, may mga kingdom na tinutukoy na beast, mga hayop. Okay, so naalala niyo pa ba yun? Last time. So parang sasakto dito yung dalawa doon. Okay? So yan. Ngayon naman, ito na, isa-isa natin, mabilis lang buto, basta i-relate din natin yung mga dati na natin natutunan sa Revelation and then sa Daniel 7. Tsaka sa Daniel 2, naalala niyo yun? Alam mo yung Daniel 1, yung pagkain lang, di ba? Miracle din yun eh. Yung 2, yun din yung
dream ni Nebuchadnezzar, di ba? Yung great image, yung tree. Yan sa tree. Shadrach, Meshach, Abednego. Four. Yan, ho, yung naging hayop si Nebuchadnezzar. Sa five. Yung ano, writing in the hand. Ah, writing in the wall. And then, six, yun nga, yung lion's den. Daniel, the lion's den. So, seven, ito na yung puro vision na po ito sa starting dito. Kaya, kapit lang kayo sa inyong puhan. Ganun dito mahirap, actually. Kaya, nagtagal lang tayo last time kasi ni-explain ko pa yung mga explanation ng iba. Para maiwasan nyo na yun kasi nahihirapan lalo kayo doon. Kinukuha nila kung saan-saan yun eh. I believe, ang kaya nila ginagawa yun, kasi nga, sikat yung Bible, binabasa ng tao to. Pag na-influensya nila interpretation ng tao about the Bible, may influensya nila yung kalakaran din sa mga, especially foreign, ano yan, policies, saka mga foreign, geopolitical, mga ganun yun, ganun ba? Katulad ngayon, sinasabi nila yung Russia, nag-aano na doon. Kasi yan daw yung Gog and Magog, napakalayo nun sa Bible. Okay? So, diretso na tayo. So, in the third year of the reign of King Belshazzar, so, may timeline dito. Hindi po laging pinapakita kay Daniel lahat-lahat. So, ang ganyan, kahit sa inyo kanina, yung ating lesson kanina, naalala nyo kanina, umaga, sa will of God, di ba? So, pag ginagawa nyo na yung will of God, then, yung ibang kalooban din ng Diyos, dun palang ma-reveal. So, huwag kayo maasa na magbasa lang kayo ng anong libro, malalaman nyo na lahat-lahat. Kasi, walang kwenta yan. Kasi, hinusga. Hindi ganun. Ang tamang pangungusap talaga ng Diyos, katulad kay Daniel dito, paunti-unti, pautay-utay. Naaral na namin yun dati, kay Isaiah. So, minsan, mabalikan din natin yun, sa mga bago. So, ganun. Line by line, precept by precept. Ganyan po yan. So, yan. Diretso tayo dito. In the third year of King Belshazzar, a vision appeared unto me. So, another vision na naman to, pero makaka-relate tayo dito sa mga previous vision at sa revelation. Kaya sabi dyan, even unto me, Daniel, after that which appeared unto me at the first. Okay? Kaya sinasabi niya, mayroong kinaugnayan dun sa dati niya nakita. At actually, sa chapter 7 lang yan. Okay? So, makita natin, and I saw in a vision it came to pass when I saw that I was in Shushan the palace. Yan po yung palace nung kanilang kaharian. Si, sa, ano, Babylon. Okay? So, again, Belshazzar, either apo yan or anak ni Haring Nebuchadnezzar. Which is the palace of Elam, and I saw in a vision, and I was by the river Ulai. Then I lifted up mine eyes and saw, and behold, there stood before the river a ram. Okay, may nakita siya, malapit siya sa river. May nakita raw siyang a ram. Ano yung ram? Hindi baka yan. Parang ano? Parang goat. Oh, yan, yan. Parang goat. Pero lalaki yan, pag ram, di ba? Nakita nyo ba yung, nakita ko ba dali dito? Matindi rin yan, yung mga, sabi nga sa inyo, yung mga sheep. Parang sasabi ng iba, walang laban, di ba? Pero actually, pag nagsama-sama yan, pag kumpleto sila sa kanilang demography, okay, may lalaki, may babae, may mga bata, may laban sila, pumapalibot lang yung, ano, yung mga lalaki. Kahit mga layo niya, kaya yan. At least, poprotektahan nila yung ano. So, lumalaban niya, makikita dito. So, laglo, may two horns yan, di ba? Were high, but one was higher than the other, and the higher came up last. Sa Tagalog, dalawa yung horn niya. Usually, hindi ako expert sa mga sungay ng hayo, pero ang alam ko yung kahit tingnan sa ano, iba-iba minsan yung tubo niya, di ba? At the more yung sungay nila is mas malaki, mas matibay, mas matapang yan. Kasi nga, yun ang panlaban nila eh. Nakakita na ba kayo ng naglalabang kahit kalabaw? Diba? Kasi panoorin nyo, nansya nakakasyak yung magbata ka eh. Talaga nagtutusokan yan. Anyway, so ano kaya to? Yung isa daw nauna, mas mahaba yung isa. Mamaya natin i-interpret yan. Basta nila lang ha, isang, dalawang sungay, isa mas mataas. Tapos nahuli yung isa. Mamaya i-interpret yan. I saw the ram pushing westward and northward and southward, and that no beast may stand before him. Sinabing beast again, animal.
neither was there any that could deliver out of his hand. But he did according to his will and became great. So again, sa chapter 7, ano daw yung mga beast? Kalala nyo pa? Kingdoms nga, as beast, di ba yung title natin? So mga kaharian po yun. Kaya mapansin nyo dyan, pushing westward, northward, ano yun? Pag sa gera po, ano yan? Ibig sabihin, yung mga front nila, nag-move yan. Nasasakop nila yung mga, yung area kung saan sila nananakop. Ganun lang po yan. Sabihin ko na nga, kasi para habang iniisa-isa natin to, alam na natin interpretation. So yung Ram na yan, sinabi kanina, di ba, nabasa nyo kanina, ano daw yung Ram? The kingdom of Media and Persia. So Media Persia, kaya sinatawag nyo na Media Persia, natapos din natin yung sa great image. Yung great image naman, dalawang arms, di ba? So ano naman yun? Bakit sila dalawa? Kasi nga, nauna po yung Medes na tinatawag, and then halos the same area, lumakas yung mga Persian, halos magkasama lang yan eh. So, hindi totally sinakop ni Persia si Media, nasakop sila, sila yung nausunod. Sila yung nausunod, pero hindi nila totally nawala ng identity yung Media. Okay? So, parang kumpara ko yan sa Smart at PLDT. Alam niyo ba yun? Kaya, nung binili ni PLDT si Smart, may Smart pa rin, di ba? Kasi hindi sila pumayag eh, iba kami. Ang magaling din kami. So, kaya Smart PLDT ngayon, di ba? Ansin nyo ba yan? PLDT Smart. So, one horn is ano. Eh, ganun kasi. So, ganun kahit tingnan sa history, ganun lang yan sa Medo-Persia. Medo-Persia, o kaya Medo-Persian kingdom tawag nyo dyan. Ganun lang yun. Sa, nananakop sila, nananakop. Oops! Malakas pa sila, meron na namang another actor, no? Sabi dyan, I was considering, tinitingnan niya yung ano, nananako, malakas to, walang makatalo. Pero merong isang he-goat. Isang goat na lalaki. He came from the west. So kung maalala sa mapa, ayan ba tayong mapa dito? Tingnan na natin natin. Church files ba yan? Ating mga maps. Eh. Ano yung mga maps natin? Hindi sakop. Mediterranean silang pero... Okay, sige, dito basta dito sa east, dyan yung Medo-Persia. Okay, Babylon. Pero dito, hindi kita eh. Pero dito yung west. Nangyatawag, kahit ngayon, yun ang tawag sa kanila, di ba, west. Kaya ang US, Europe, tawag sa kanila west. Kasi dito sila, ang influence actually nila, Greece. Ganun po yun, tandaan nyo po yun ha. Yung mga na-influensya ng Greece, isang west ang tawag. So na-influensya po yun yung Europe, predominantly, and then of course, US. Then, kahit Australia, kahit nasa East yung Australia, West pa rin yung tao nila. Anyway, dito po yan, nang galing banda sa Macedonia, magkadikit po yung Greece dyan, okay? Grecia na tinatawag. Okay, kaya balik tayo dito. Ayan. So, anong description ng he-goat? Sabi niya, una, nasa West, on the face of the whole earth. Ibig sabihin, ano ba ginawa ni Alexander the Great ng Grecia? Sinakop niya yun, kaya nga the Great, Alexander the Great, talagang hindi na nga siya nakauwi. Gusto niya sakupin talaga. Ganda minsan panoorin niyo rin yung dokumentary. Talagang sinasabi niya, uwi na tayo, ano may, nasakop na nga natin lahat, eh. May enjoy pa ba natin to? Eh, gusto niya hanggang, ano, hanggang India, hindi naman sila umabot, kasi puro bundok yun. Anyway, namatay na siya nun. Eh sabi doon, doon siya nakatingin. Gusto niya sakupin lahat. Touch not the ground. Ano yun? Naalala niyo sa Revelation? Yung leopard naman, di ba? Ano daw yung leopard? Mabilis po yan. Dito yan, yun. Ayan. Ito naman, yung leopard dito, parang may four wings. Kasi ganyan po ang ano, description sa Grecian Empire. Ang bilis nila, kaya makasakop sila. May strategy sila. So, ang bilis nila nasakop.
Kung alam niyo yung ginawa din ni ano daw ni Hitler, ganun ginawa ni Hitler eh. Mabilisan. Kasi pag pinatagal mo pa yan, di mag-iipon pa yan ng ano. Gagawa niya, minsan, gulpi de gulat. Ginira na tayo, mamaya, wala na. Again, description kay Grecian, ha? Ang sabi dyan, and the he-goat had a notable horn between his eyes. Ano yung sabihin ng notable? Kapansin-pansin, di ba? Or pwedeng sabihin natin, dakil, parang malaki, ganyan. So, alam niyo ba, gano'n na gano'n si Alexander the Great. Though anak ng tatay niya, si Philip the Second, hari na rin si, ano, pero sa Macedonia lang siya nag-ari. Pero itong si ang tawag ito, si Alexander the Great, talagang gusto niya sakupin lahat. Okay? So, kaya pwede natin kumpara siya dyan. Yung hari, horn, at gusto niya talagang maging sikat at talagang sumikat siya. Okay, anyway, ito na yung ram. Anong gagawin ng ram, tsaka anong higot? Nagtatagpo yan, di ba? Well, kanina, nanakop yung ram, yung Medo-Persia, eh may lumalakas din dito. So, maglalaban ngayon yan. And he came to the ram that had two horns which had seen standing before the river and ran unto him in the fury of his power. So, ganyan-ganyan po yung description din kay Alexander. Pag binanood yung documentary, galit na galit siya. Ang lakas-lakas niyo pa. Tatalunin natin yun. Ganun siya, tapang. So, ganito yun. So, sakto na naman siya dito. And I saw him come close unto the ram, and he was moved with choler. Pag sinabing choler, parang galit. Against him, and smote the ram, and break his two horns. Ano yung sabihin na nag-break yung two horns? Ibig sabihin na natalo, patay yung mga hari. Okay? There was no power in the ram. So, ganun po nangyari sa Greece, sa Medo-Persia. Kung ginalaban nila si Alexander, ang daming ano nun, nakalimutan ko anong tawag doon sa battle, man. Ayun ba yung Tripoli? Tripoli? Yun ba yun? Kaya sikat na sikat yan kasi talagang nilalagay nila lahat na eh. Kaya nung natalo po yung malaking army nyon, tuloy-tuloy na yun. Kasi yung pinaka-the best na army niya eh, natalo ni Alexander ngayon. So tuloy-tuloy na yun hanggang saan. Bata yung Babylon na pagharian din nila yun kasi nga, ayan. But he cast him down to the ground and stamped upon him. And there was none that could deliver the ram out of his hand. So, patay. Therefore, the he-goat waxed very great. So, ganun po talaga. Pag ikaw ay nanalo nun, so malakas, lalakas ka ng gusto. Okay? Matatakot yung iba sa'yo, yung iba doon, yung mga susuko doon. Siyempre, may gisundalo mo na rin. So, ganun po nangyari. Ba't natin pinag-usapan ito mamaya? Pero ito nangyari. And when he was strong, nung malakas na siya, ang di ko nagkakamali, parang 35 lang siya namatay. 35 lang, 32 parang ganyan. Kalakasan niya pa lang, namatay po siya, si Alexander the Great. Kaya saktong-sakto din na naman dito. Kaya ka nakakamanghato yung mga audio, gustong sirain to eh. Kasi pag binabasa mo isa-isa to, saktong-sakto kung ano nangyari history. Kaya nung ito, napakalakas niya, siya yung ano, ha, horn. That great horn was broken. So, patay. And for it came up four notable swans toward the four winds of heaven. So, four winds, iba-ibang direction. So, alam nyo ba na yung Grecian Empire, ganun exactly nangyari. Nung namatay si Alexander, sinong papalit? Wala siyang anak. Na lalaki. Kasi nga, gusto lang niya, magandang conquer. Wala siyang pakialam. Marami siyang asawa. Pero sabi nga iba, bading daw yun. Iba, kung totoo. Pero, ang nangyari, dahil namatay siya, walang malinaw na sukseso sa throne, edi yung mga general niya ang naghati-hati. Ganon exactly, at apat yun. Later, makikita natin na yung north and south ang maglalaban. Pero, yun ang lumakas yung north saka yung south kingdoms. So, amazing ba? Exactly nangyari. Sinabi sa Bible, ito yung mangyayari, nangyari nga. And out of one of them came forth a little horn which waxed exceeding great toward the south and toward the east and toward the pleasant land. So ito po yung medyo hati na tayo dito kasi kung maalala nyo ating tinuturo pagdating sa Bible, sa prophecy, mga mangyayari in the future, hindi laging
far ahead sa future, hindi lang laging tawag dito, yung malapit lang na future. Madalas sa hindi, laging hati. Ibig sabihin, may matutupad ngayon, ano yan, 2022, tama ba? Hindi ko na ako sa mga iyo eh. Tapos may prophecy ngayon. Ito ang mangyayari in the future. So yung iba dyan, mangyayari ng 2030, 2031. Pero yung ibang pinaprophesy sa Bible, mangyayari pa in the, sa matagal pang panahon. Especially ganun sa Daniel. Namin yan, sasabihin niya nga dito eh. Okay? So, si Daniel, naabutan niya na yung ano eh, yung Medo-Persia. Ito, Babylon pa to, kaya may timeline dyan eh. Okay? So, ibig sabihin, sinulat na to sa time ni Belshazzar, hindi pa nangyayari lahat to. So, ibig sabihin, talagang prophecy yan, hindi pa nangyayari. Pag hindi natupad yan, hindi totoo yung Bible. Kaso natupad. Amen? So, ang galing, di ba? So, ngayon, dito tayo mahati kasi may mga kakaibang ano dito, mapansin niya, sabi, out of one of them came forth a little horn which walks exceeding great toward the south and toward the east and toward the pleasant land. And it walks great even to the host of heaven. Sino yun? Bakit ang ano daw niya, yung kingdom niya, napakalaki? Even to the host of heaven. Pag sinabi host army, ang heaven, paano umabot ng langit yun? Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi na to yung, ano na, hindi na to basta Egypt, hindi na basta ganun to. Sabi niya, it cast down some of the host and of the stars to the ground and stamp upon them and he magnified himself even to the prince of the host. Sino yung prince of the host? Nasabihin ko na sa inyo, si Jesus yan. Okay, so si Jesus may army din. Ibig sabihin, kinakalaban niya na ang Diyos. Okay, ganun yan. And, ito, ang sabi dyan, takilin natin ito sa Revelation eh. Isa to sa mga clue sa Revelation kung kailan magsisimula yan at sa panahon natin ngayon. Kasi sabi dyan, and by him, yung Antichrist na po ito, sabihin ko na lang ha, itong little horn na yan, Antichrist na yan of the future. Okay, hindi pa nangyayari. So, nung biglang tumalon tong ano, Daniel. Ngayon sabi dyan, by him the daily sacrifice was taken away and the place of his sanctuary was cast down. Okay, pinitin natin ha. Ano yung daily sacrifice? So, isa sa mga inutos sa mga Israel, meron silang sacrifices, di ba? Pag may kasalanan kayo, natakil yung sa Leviticus, di ba? So, iba-ibang klase ng sacrifices. Pero isa doon sa, yung constant nilang sinasacrifice, hiwalay po yun. Walang may kasalanan, no? Wala, ang magpo-provide doon, yung mga, ano na, yung mga priest na. May pool naman sila ng ano dyan. So, lagi silang nag-sacrifice araw-araw, isa sa umaga, isa sa gabi. Okay? So, anong kinalaman na yun dito? Kaya sinasabi natin, medyo matagal pa mangyayari yung end times kasi ito nga, ito yung clue, sabi niya, pag dumating daw yung Antichrist, ano sabi? Yung daily sacrifice will be taken away. Ano sabi na? Yung sabi, aalisin na yon. So sa panahon natin ngayon kasi wala nang ganyan. Wala nang sacrifice doon sa Israel ngayon. So kaya ang clue natin ngayon, bago magsimula yung end times, dapat magkaroon muna ng temple at magkaroon ng daily sacrifice ulit. Andan nyo po yan. Yan ang isa sa mga ano natin. Lo natin. Kaya di tayo naniniwala sa pre-trib at di tayo naniniwala na sobrang lapit na. So pwedeng mangyari to anytime yung start. Okay? Pero ang pinaka-clue talaga niyan pag yung sa Jerusalem, yung temple ng mga Muslim doon, aalisin nila, gagawa nila ng temple ng mga Udyo. At nakaplano na po yun. Matagal na. Kasi nga, sila na nakastation doon. Hindi lang na inaalis dahil magkakagulo. Pero, anytime pwede nang gawin yun. Kasi sila na nga nakakupa doon eh. Matagal na. Sila na nakakupa nila yung mga 70s pa. Na-occupy na nila yon. Dahil lang sa mga usapan sa UN na bawal nilang gawin yon, kaya sila hindi pa, hindi nila ginagalaw. Pero pag yung US, napalawak tayo, no? Pag yung US na yan, talagang binigyan sila ng kalayaan. Sige, ano gawin yung gusto gawin? Kailan lang na kay Trump, di ba, nalipat yung
embassy na, nalipat na po ba yung ano? Yung capital ng Israel? Hindi pa. Hindi pa, no? Pero nilipat na yung embassy ng US from Tel Aviv to Jerusalem. Ibig sabihin, magkasunod na yun. Bakit mo doon ilalagay yung embassy? Kasi yun ang gagawin nilang capital. Pag naging capital na yun, gagawin na rin nila ito. Pag ginawa nila yung temple, medyo matagal yan, pero mas malapit na itong end times. Kasi pag may daily sacrifice na, may kailangan ng, or may pwede nang alisin ngayon si Antichrist. Ba't niya alisin yun? Hindi nakasabi dito, pero malamang kasi nga siya na yung mag-aariyan. Yan. Mamaya makita natin yan. So inalis niya yung daily sacrifice and the place of his sanctuary was cast down. So, ano yun? Pag cast down, sinira. Parang tinapon. Yung, ang implication ng sinira. So masasakop ang Jerusalem. Okay? And an host was given him against the daily sacrifice by reason of transgression. And it cast down the truth to the ground. Medyo kakaiba na, di ba? May nakatulad nung kanina, nagsasakupan lang yung bansa dito. Pati yung truth, cast down to the ground. Ibig sabihin, malalim na po ito. Malamang, sa hindi, patulad ngayon pa lang ha, nangyayari na ngayon, kaya against ako dyan sa bakuna. Marami silang ginagawa dyan para influence yung tao na, tawag dyan, ginag-gaslight tayo. Alam yung gaslight? Hindi yan ano ngayon, pamilya. Pero, sinabing gaslight, parang niloloko ka. Alam mo, ito yung totoo, pero papaikutin ka, may po-provide sa yung bagong narrative na alam mong mali. Pero dahil control nila yung media, ganito yan eh. Diba, nabanggit kasi yung bakuna. Yung bakuna dati, preventive yan ng ipe-prevent yung sakit para mapunta ka, mapunta sa'yo. Kasi bakunado ka, hindi ka natatablan. Yun ang definition ng bakuna dati. This 2020-2021, binabago nila. Sabi, hindi ka naman hindi mapiprevent yan, maano lang. Para lang hindi ka tabla ng mas matindi. Ganun yun. So ngayon yung mga tao, hindi ganun ang definition. Hindi, ganun ang definition. Tingnan mo sa website. Oo nga, no. Kaso nabago na yun. Nakita niya yan? So maraming bagay pa. Katulad ng dating kanina, yung mga bakla naman. Yung mga bakla, kaya binasa nila din yung history nila eh. Sa US, bawal yan, pinapatay yung mga bangla. Okay? So ngayon, bakit yung mga tao, karamihan ng tao ngayon, hindi na sabihin, ay, ganun. Ganun ang patayin. Ganun ang opinion ng tao ngayon kasi nag-gaslight na tayo, sabihin. Yung mga yan, especially yung generation nyo, pag hindi nyo narinig to, akala nyo, sila na yung tama. Kasi wala nagturo sa inyo, hindi nyo nang binasa yung Bible. So feeling mo ngayon, ang masama ngayon, yung nag-preach against that. Diba? Ganun niya. So I believe, ganun yung mangyayari dito. May yung the truth cast to the ground. Ay, yan palang totoo. Ayoko niyan. Babalibag. And it practice. Ano yung it practice? Ha, hindi lang yan. Okay, ganito po yan. Sa witchcraft na tinatawag, ang tawag sa witchcraft is nagpa-practice ng witchcraft. At mamaya, sabihin dyan yung craft. Nasaan ba yun? Witchcraft yan. Mamaya, madaanan natin yan. Madaanan natin kanina eh. Okay, basta it practice, hindi mo maintindihan kung ano yun. Pero ano mo practice niya? Hindi yung practice na nag-practice para shoot. Practice yung witchcraft yan. Okay, makikita natin. And prospered. Ibig sabihin, magaling siyang mag-witchcraft at marami siyang ano bang ginagawa ng witchcraft? Nanloloko. So, katulad ngayon, ang dami na naloloko, di ba? Paano nilang napaniwala na gano'n ang sinabi ng Bible? Di naman. Kasi magkakasama na yan sa mga movies, sa music, lagi naririnig ng mga ano, tanggapin natin yung mga bakla, tanggapin natin. Oh, sige, tanggapin natin. Sino mga against dyan? Di mo alam, minamani over na kayo. Amen? Okay. Tuloy tayo. Sabi dyan, then I heard one saint. Sino ulit yung saint? Mga ligtas yan, no? Speaking and another saint said unto that certain state, nag-usap lang sila, which speak, how long shall the vision concerning the daily sacrifice and transgression of and the transgression of desolation
to give both the sanctuary and the host to be trodden underfoot. Ito na, mag-upit na tayo. Dali ah. Gano'n daw katagal ng tapanungan lang sila. So, narinig ni Daniel, sinulat niya. So, ito yung magiging clue sa atin kung gano'n tatagal yung ano daw, yung inalis yung daily sacrifice hanggang sa matalo na yung Jerusalem. Okay, di sinabi Jerusalem dyan, pero andun kasi yung sanctuary, pinalitan. Okay, ilang taon? Sabi dyan, days lang po yan, no? That is 2,300 days. Kumpitin natin. 2,300, tama ba? Divide yan ng 30. Ilang months yan? 76. Divide yan ng 12. So, 6.5 years. Halos ganun, no? So, ganyan yung timeline natin. So, balikan natin siya. So, from the time daw na papahinto. Okay? Papahinto yung daily sacrifice hanggang matalo na yung host, ibig sabihin army or yung kingdom ng Antichrist, mga ganong timeline, no? Mga 6.5 years. So ngayon, kaya alam natin ngayon, naalala nyo pa yung 7 years na period. Ilangyan natin kung nakasulat dito. Ano, nakasulat, para makulito natin. Yun. Ayan, kitang-kita, di ba? Kaso maliit. So, sabi, na kung ano. So, ito po yung day niya, 70th week, 7-year period yan, yung hiwalay, makikita na sa next chapter, okay? So, ito po yung napag-aaral sa Revelation, yung first half, tinatawag na tribulation, nasa gitna ng maikling period, mga 75 days, ganyan yan. The Great Tribulation yun, yung kulay pula. And then yung item is the wrath of God. Pansinin nyo, nasan yung daily sacrifice begins? Nasaan? Ito, di ba? Yan, banda dito. Yung 28, okay? So, hindi yun na magsisimula ng 7 year, pero nagsimula na. Kaya po, yung sinasabi ko kanina, pag nasakop yan, pag tinanggal yung templo, nilagay yung templo ng mga Hudyo doon, pwede na mag-umpisa yung 7 years. Kung matatapos nila agad. Kasi, ano pa yan, hindi natin alam ilang taon or buwan silang magpapatuloy ng daily sacrifice. Pero basta yung, ano daw, pag pinatigil lang Antichrist yun, dito, malapit na yung, umpisa na yung tribulation, pero malapit na yung wrath of God. Okay? Yun lang yun. So, naaral naman natin ito sa, ano na, no? Sa Revelation. Sinong inabutan yung Revelation? Sinong hindi? Nabutan mo ba? Nabutan mo pa yan? Patapos na, no? So, yun po yan. Gagawin naman tayo ng seminar diyan. Okay, balik tayo dito. So basta bakit binibigyan ng ano yung para lang magkaroon tayo ng clue. Kung interesado sa magandang bagay at syempre papasa may knowledge katulad noon, papasok tayo sa tribulation, great tribulation. Mas maganda kung alam niyo 'yan. Para maghihintay ka talaga, hindi ka mawawala ng pag-asa. Kasi matatalo rin naman yung Antichrist, kaso pag sila naman, tagal naman. Okay. Ilang taon lang 'yon. 'Di ba? 7 years maximum. Sigurado, panalo na tayo. And hindi pa nga natin naabuti yung wrath of God. So, mayroon 3 years. Hindi ba kayong mag-sacrifice ng 3 years? Yung mga mall nga lang, ayaw mag-sacrifice ng iba, di ba? Ay, pabanguna na ako. Wala. Para makapag-mall. Ang dali na nating loko, eh, no? Alam na natin to, eh. Anyway, hindi ko pa sinabi nyo na 666, ha? Parang dry run lang yun.
Okay, so move on tayo. And he said unto me, unto 2,000 years, then shall the sanctuary be cleansed. And it shall come to pass when I, even I, Daniel, had seen the vision and sought for the meaning. So, di niya sinintindihan. Kaya, in-interpret naman sa kanya. So, may nakita siyang appearance of a man, yun pala si Angel Gabriel. At may nagsabi kay Gabriel na explain kay John, at ginawa naman niya yun, okay? Kaya sabi John, natakot siya sa angel kasi yun eh. Angelic being, hindi tao. Sabi niya, huwag ka matakot. Yan, so... Ito yung isa pang clue na hindi na to panahon ng mga Grecian at mga Romans, hindi. Sabi dyan, O son of man, for at the time of the end shall be the vision. Sa Tagalog, itong mga pinapakita ko sa iyo ngayon, ano na to, sa way later na to. Okay? Eh, sumasakto naman kanina sa end times natin, sa Revelation, so alam natin sa end times na to. Now, as he was speaking with me, I was in a deep sleep in my face toward the ground, but he touched me and set me upright. Sobrang takot lang niya kasi nakikita niya talaga yung future. Alam niya mangyayari. So medyo mamaya, ano nga siya dyan, mapapagod. Pero this time talaga nag-ano na siya. Hinihimatay na. Hindi, no? Kayo, okay pa ba kayo? And he said, behold, I will make thee know. So yan, papaalam niya na. What shall be in the last end of the indignation? So alam natin, last, na yan. End times. For at the time appointed, the end shall be. Okay, another clue na naman, di ba? So, end yung pinag-uusapan natin ito, end times. Ngayon yung sinabi natin kanina, the ram which thou sawest had two horns, the kings of Media and Persia. Di ba? Malinaw. So, hindi mo kailangan mag-ano yung iba. Ginagawa pa ito, ininterpret na ito kung ano-ano eh. Ah, ano yan? Russia yan. Yung mga ganun. Sinabi na nga dyan. So, wala ka nang pagmalinaw na sa Bible, huwag ka na mag-ano. Magpahuso, okay? And the rough goat, yung he-goat kanina, king of Grecia, namagita natin yan. And yung horn is yung first king. Now that being broken, wherefore stood upon it, for four kingdoms shall stand up out of the nation, but not in his power. Okay, sabihin, nag-divide niya sila. Ito yung another clue na naman sa end times na naman. So kasi ngayon, ang tagal lang natapos ng Kingdom of Greece, diba? Tsaka Kingdom of Persia. Paano natin yung sinasabi natin kanina, yung Antichrist ay later pa? Kasi sabi, and in the latter time of their kingdom. Ibig sabihin sa katapusan na at marapit na matapos yung kingdom nila, eh basta tapos na yung ano ah. Kaya nga inaral natin yung Daniel 2, naalala nyo yung Daniel 2. Yung mga vision doon, yung mga kingdoms actually, at tsaka sa Revelation, yung beast naman, may pagkakapare-pareho po yung kingdom na yan. Pag lumalakas ang isang nation, sira ulo po yan. Okay, kaya nga ito, iniiwasan natin itong mga sa panahon natin ngayon na isa lang ang maging government ng buong mundo. Dahil sobrang lakas yan, matutuwa sila dyan, ayun, lakas natin. Kaso alipinin tayo niyan. Lalo mga Kristiyano. Kaya huwag nga magpabanguna ulit, ha? At yung kasunod pa nun, iba na naman yan, magbigay sila ng rules. Na sila yung masusunod. Ngayon, ganun ang usapan na ngayon, yung World Health Organization, parang inaano na naman sila, pine-prepare para bibigyan pa sila mas matinding mga pangyarihan. Yan na yun. Anyway, so ito, end times na ha. Okay? In the latter time kingdom, when the transgressors shall come to the full. Ano yung sabihin nun? Lalakas sila ng gusto. A king of fierce countenance and understanding dark sentences shall stand up. So this time, hindi niya na sinasabi, pero naka-align sa pinag-aralan kanina, di ba? Ano yung kanina? Na matay yung hari ng Greece, yung pinaka-great horn, tapos nagkaroon ng four kingdoms, at meron daw magkakaroon ng mas maliit lang. Ba't maliit na hari? Pero ito daw ay nakakatakot. Lalo niyo pa sa Revelation natin, sino yung little horn doon? Yung nga Antichrist. So bakit little? Kasi nga, nung una, maliit lang siya. Tsaka parang pag titignan nyo dito, parang siyang hindi siya yung ganung kalakas na iba yung lakas niya eh. Hindi talagang puro physical lang na lakas. Yung nakita natin dito, may witchcraft. At pag ikaw ay, sabi nga nila, ang pinakamalakas na atomic bomb daw ngayon, hindi atomic bomb. Ano? Ha? Paano nila kontrol yung mundo sa panahon natin ngayon? Sige nga. Internet saka media.
Pag na-influensya mo yan, yung utak ng mga tao, kahit niloloko mo na sila, okay lang. Kasi hawak mo na yung utak nila eh. So, inaano ngayon tayo, mga pelikula na yan, may iba na yung inyong, kahit yung against logic na yung pinaggagawa nila sa atin, sige, okay lang, tiwala lang tayo. Kasi na-witchcraft na sila. Ganun po yan. Isasabi diyan, dark sentences, witchcraft din yun. Walang duda. Dark sentences, ano yun? Mga witchcraft na po yan, yung mga pinagsasabi nila. So yan, shall stand up, lalakas na siya, and his power shall be mighty. Ganun yung nangyari sa Revelation, di ba? Lalakas siya una, nananakop lang, bandang uli, lakas siya na. But not by his own power, naalala niyo sa Revelation. Kaninong power daw siya lalakas? Sino nagbibigay sa kanya ng power? Antichrist. Dragon, which is? Satan. Yun yung sinabi rin. Exactly, di ba? He shall destroy wonderfully and shall proffer and, napansin nyo, practice na naman. Di ba? And shall destroy the mighty. Ano yung mighty? Mga malalakas. Kaya sinasabi nila, dyan daw yung US ngayon. Malakas na yung US. Later, wala na sila sa picture kasi sinira na rin sila. Holy place, syempre, holy people. Sino yun? Mga Kristiyan. Ang galing yun, ha? Yung mga iba nagtuturo nito, Diyos, mga Hudyo! Mga Hudyo daw yan eh. Kaya ngayon, hulitong nito ka, ba't napasok na naman yung Hudyo sa picture? Wala na nga sila ngayon. Kakampi po nilang mga Hudyo yung Antichrist. Yan ang tamang aral dyan. Ang holy people sa ngayon, mga ang church yan. Kaya nung naalala nyo sa Revelation, sino daw yung hinabol at nanalo daw yung inano natin? Sa yan ba yun? Sa 13 ba yun? Overcome them. Yan, no? Excuse. May basa. Ready, go. And it was given unto him to make war with the saints and to overcome them, and power was given him over all kindreds and tongues and nations. Okay, tapos na po tayo dyan. Pero gusto ko lang pansin, sabi dyan, yung saints, mga ligtas po yan. Church yan. Aabot tayo sa tribulation, ang great tribulation. Mali yung sinasabi ng iba na hindi tayo aabot. So yan. So itong Antichrist na yan, tatalunin tayo physically. Okay? Hindi natin siya, pagdating nyo ito ngayon, wala, hindi pa siya makaporma eh. Pero later, nako, nawala. Holy people, holy people. Asan yun? So, yung holy people dyan is mga Kristiyano po yan. Amen? And through his policy. Ano yung policy? Pag ikaw po ang nag-rule, ikaw yung mag-ano ng policy, di ba? Pasok ulit natin yung ano dyan. Makuna, di ba? So, ang policy na ginawa, pag hindi ka, ganun, hindi ka bawal ka sumakay. Ano mangyayari sa atin yan? Tapos tayo, di ba? So, gagawa sila ng mga policy, ang bandang huli, ang kalaban, yung mga anak ng Diyos. Okay? And through his policy, he shall cause craft to prosper in his hand. O, sige. Dati po, bawal ang witches, pinapatay. Kasi nga, alam nyo na ang ginagawa ng mga witches, puro sa demonyo yan. Ngayon, ano na ngayon? Ang pinapanood ng mga bata, puro witch. Puro witch, puro witch. Kaya sinasabi ko lang sa inyo, iwasan nyo na yan. Kasi pag hindi nyo iniwasan yan, baka din anak nyo, siyempre, i-totolerate nyo yan, ano namang iyari? E di na-influensyaan din kayo yung mga witch. Ano bang ginagawa ng mga witch? Nangungulam, di ba? So, mayiging ano yan, parang madadali yan nung gusto yung Antichrist sa atin. Nangyari yan. Kaya iwasan natin. And he shall magnify himself in his heart, and by peace, shall destroy many. Paano yun? Kasi sabi natin na hindi po yung main ano niya talaga is hindi main ano niya yung patayan eh. Ang pangsasakop niya talaga, kunwari kapayapaan, oh, may peace treaty tayo dyan. Hindi tayo mag-aaway. Pero ang pinanglilibak niya, ang pinangsasakop niya dyan yung mga policy niya nga. For example, bigyan ko example, marami ginagawa po ito kahit saan. Yung US, pag nakipagsundo tayo sa US, kala mo, give and take. Dapat naman give and take, di ba? Pero, laging talo ka doon.
Alam na nila yon. Okay lang sa inyo, mag-trade tayo, bibentahan ka namin, bibili din kami sa'yo. Pero paano kang bibenta? Katulad yan, kasi advanced sila sa technology. Bibigay natin lahat ng raw material, mga bakal, mga nickel, mga goma. Bibili nila yung murang-mura. Tapos pagbalik sa atin, ibibenta sa'yo, napakamahal na. Kasi nga, inayos na nila eh. So banda mo, paano yun? So, isang example lang yun. So, by peace shall destroy many. So, ganyan lang gagawin yung Antichrist. Napakagaling yan sa kalokohan. Kaya ngayon, pag sobrang lakas niya na, sinong kakalabanin niya na? The Prince of Princes. Si Jesus na. Okay? But he shall be broken without hands. So, familiar ba kayo sa place na yan? Daniel 2. Nalala niyo yung image. So, Babylon, Medo-Persia, Grecia, Romans, saka Antichrist Kingdom. Ano mangyayari doon? Yung bato ng lalim sa mountain na cut without hands, naalala niyo yun? Puntahan na nga natin. Maganda may technology. Asa na yun? Ah, dito yan, manda. In-interpret yan, ha? Yan, okay? For as much as thou sawest, the stone was cut out of the mountain without hands. Ibig sabihin, hindi taong gumawa nito. Yun pong interpretation dyan. So, sino ba nag-set up ng kingdom ng ni Jesus Christ? Ang Diyos, di ba? Hindi tao yun, eh. Hindi magagawa ng tao lang yun. Ngayon, yung iba, ginagawa lang, gumagawa rin silang religion. Kahit China ngayon, pinagin nila religion. Kasi alam nila, makapangyari yung religion, eh. Yung mga tao, sumusunod, oh. Kahit mga kulto, kaya meron din silang sariling kulto, mga China ngayon. Tandaan nyo yan. So, balik tayo, patapos na tayo eh. So, sabi dyan, pag kinalaman niya si Jesus, alam nyo na mangyayari sa Revelation 19. Tatalunin siya. Amen? And the vision of the evening and the morning which was told is true, wherefore shut thou up the vision for it. So, tapos na po yung vision. Sinasabi lang sa kanya ni Gabriel ngayon na nakita mo na lahat siya, sabi niya, shut thou up the vision. Ano yung sabihin ng shut up? Saraduan mo, seluan mo, kasi daw, hindi pa ito mangyayari sa madaling mga panahon. Ibig sabihin, matagal pa mangyayari yan. So, kung alala niyo sa Revelation, kinumpara natin yan sa Revelation, sabi doon, shut not up. Sabi, huwag mo siyang saraduan kasi malapit na mangyayari yan. Ibig sabihin, kung paano niya sinumulat ito, medyo dark talaga. Kaya kahit mabasa niyo ng mga kahit 1,000 years after Daniel, walang makaka-relate. Wala lang. Pero, sinulat nila, kinopya-kopya nila para sa atin ngayon. Amen? Ganun po yan. Okay? So, tapos na tayo. Tapos na. Kaya sabi dyan, yun. Kayo, na ano ba kayo? Nag-faint ba kayo? Naintindihan ba? Naka-record naman yan. Pwede niyong panoorin ulit. So, hinimatay na siya at nagkasakit dahil doon. So, sana wala magkakasakit sa inyo, ha? Afterward, I rose up and the kingdom with me. So, I was astonished at the vision but not understood. Ako, kahit mismo si Daniel, hindi niya naintindihan. Tandaan niyo yun. So, kabaligtaran po yan ng kay David, kay John, na yung mga vision po ni John, malinaw na at naintindihan niya. Hindi lahat. Pero naintindihan nila. At tayo din, naintindihan din pa natin. Amen? Amen. So, mahirap ba intindihin? Hindi naman eh. Dati rin kala ko mahirap yan, pero pag tinignan mo, nililiteral mo, kinumpare mo sa scripture din, hindi siya mahirap. Ngayon, anong application yan? Ano ngayon, pastor? Ang dami na natutunan, pero anong gagawin namin sa dyan? Ganun pa rin po, kung naalala niyo sa Revelation, ang lesson natin doon, ang take out natin doon, maghanda, una, maniwala sa Bible. Ganun kagalingan Diyos, pinapaunawa niya sa ating mga bagay na darating pa. Okay? Para pag dumating na, sabi ni Jesus, that ye might believe. Okay? So, ganun po yan. Hindi ko inaasahan lahat kayo may iniwala ng todo-todo dito kasi nga, nasa period pa kayo ng buhay nyo na sinusubukan nyo pa lang kung totoo ba talaga yung Bible o hindi.
Pero later, pag natutupad na yan, katulad nga yan, ang dami pong sinusubukan nila ang kontrol nilang buong mundo ngayon. So dapat, hindi na tayo bago dyan. Okay? Yun lang. So, pag-tati na, let's pray. May question ba? Wala. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa Daniel 8, Panginoon. I pray na nakuha namin mensahe dito, Lord. Ito po yung prophecy na natupad na yung first part, but yung iba po, hindi pa. May relate namin sa revelation. Ito yung mangyayari in the future. So, I pray. Nagtiwala kami Lord sa inyo. Alam namin yung mangyayari sa inyong kabutihan. Pinabati nyo sa amin. I pray na dahil dito, Lord, kayo po'y lalong manampalataya sa inyo, Panginoon. At i-align namin aming mga actions, Panginoon, according inyong kalooban. Dahil ito po'y lahat magwawakas kung mayroon kaming paghihirap ngayon. Kung kami pinipilit or iniipit, Panginoon, sa kung ano yung mga gusto ng global elites. I pray kayo po ang mag-encourage sa amin. Kami pong panalo bandang huli. Hindi kami bibigay dyan ang naghihintay sa amin rewards. Kung kami magpapatuloy habang may pagkakataon kami, Panginoon, maglingkod sa inyo, Panginoon. So, yun lang po, Lord. Maraming salamat. At tagpalaan yung bawat isa. Tiwala kami lamang sa inyo, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.